Good morning, Pilipinas! Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Naku, ito na naman ha. Nagpapakalat na naman sila ng fake documents. Ito, naku, ang grupo na naman ni Maharlika, source na naman ito ng fake news, ka-coffee. Ayaw talagang tumigil. Hala, sige. Ngayon, sinisirculate na naman nila itong dokumento na galing daw doon sa agent na gumawa daw ng pre-operation report dyan po sa PDEA para daw i-raid nila itong grupo ng celebrities at ng politiko kasama daw po si PBBM na gumagamit daw po ng pulburon. Maging si Maricel Soriano, dinamay nila. Yung celebrity daw po dito, walang iba kundi si Maricel Soriano. Sige, i-analyze natin ka-coffee itong fake document na ito. Grabe. Halatang halata ka-coffee. Hindi abogado ang gumawa niyan. At hindi rin yung agent ang gumawa niyan. Sa analysis nga ng iba, mukhang lawyer daw ang gumawa nito, pero hindi lawyer ang gumawa nito dahil maraming grammar lapses at maraming errors sa capitalization, maraming errors sa consistency, etc. Sige, i-analyze natin ka-coffee itong letter na yan. Pero ako, convinced ako hindi ito gawa ng agent at hindi ito gawa ng abogado. Kapag abogado kasi, syempre, in a way, magsisinungaling ka. Kaya hindi yan kasi lang kukuha ng abogado para gumawa ng fake document na ito. At hindi rin si Maharlika ang gumawa nito. Pwede isa sa supporters nila, no? Pero hindi si Maharlika kasi medyo ano to, nakakaangat-angat ito ng bahagya itong statement na yan. Sige, pag-usapan natin yan. Yan. Tingnan niyo yung document. Hindi ito scanned eh. Hindi ito na-receive. Kasi pinadala nila sa OP, sa Senado at sa House of Representatives. Mukhang bagong gawa lang. Mukhang bagong gawa. Senavian siguro. Ano ba ito? PDF o kung ano bang file ito, word format, and then pinadala kay Maharlika. Agad-agad ha. Ang date ay April 7, 2024. Sige, let's get closer. Ganda, naka-justified pa. Undersecretary Moro Virgilio M. Lazo, ang Director General po ng PDEA. Address, NIA Northside Road, Barangay Piñahan. Tinan mo yung NIA. Capital letter sana lahat yan kasi abbreviation siya eh. NIA. Naging pangalan na. NIA. NIA. Capital letters lahat yan. Quezon City. Sige. Dear Undersecretary. Semicolon. Greetings. Ba't nandiyan yung greetings? Di ba dapat nasa baba ng sir yan? At ba't naka-bold yan? Hindi gawa ng abogado ito ka-coffee. Malinaw na hindi ito gawa ng abogado. Sir. Ayan, sir. Hindi mo i-address ang Undersecretary ng sir kasi may hierarchy yan ang posisyon. Tawagin mo yan, USEC. Diba? O kaya, dear USEC, hindi sir, di ka lang nakikipag-usap sa kung kanino. At alam nila yan, familiar ang mga agent, kung totoo ang agent ka-coffee, sa salutation, no? Yung paggalang doon sa kanilang bosses. Kasi insult yan ka-coffee. Ang undersecretary, tinawag muna sir. Okay lang naman, acceptable din naman yan. Pero sa common discussion, no? Sa government, usually, tinatawag mo siya sa anong position niya. Di ba? Undersecretary, o minsan secretary, o minsan attorney. Hindi lang yung mere na sir na tatawagin mo siya. The undersigned former investigation agent. Dito palang problematic ka na kagad eh. Do, hindi talaga gawa ng abogado yan. The undersigned, kulang ng kama. The undersigned, yung sumulat ka-coffee, yung nasa baba, yung pumirma doon sa baba. The undersigned former investigation agent. O, tingnan mo, yung capitalization pa lang. Investigation agent. Ito, nakakapitalize. Ito, hindi yung agent niya. Former investigation agent. Ang alam ko, ka-coffee, dyan sa PDEA, hindi investigation agent ang tawag nila. Intelligence officer ang tawag nila sa mga tao na nandiyan. So, pwede, itong nagsusulat na to, nagpapanggap na agent ng PDEA. Kasi gawa-gawa niya lang naman eh. Yung mga binitiwan niyang informasyon dito, common lang din naman eh. Pwede mong maisip eh. Or may kakilala ka na, kakwentuhan mo sa PDEA, pwede sabihin yan eh. May mga details siyang sinabi dito. The undersigned former investigation agent. Again, ang investigation agent, kaduda-duda yan. Again, yung capitalization, balik na naman. Dapat intelligence officer, usually ganyan yung ranking dyan. Is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger. V dapat yan eh. Video blog yan eh. Vlogger yan eh. Which this agency, capital A sana yan, immediately debunks. Some of my former PDEA colleagues warned me. Wow. Ibig sabihin, hindi na siya connected sa PDEA dito ha, kasi sa pagkakasulat niya, wala na siya sa PDEA. Yung former colleagues niya,
na nasa PDEA. Warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. May attachment. May index 1. Wala naman nakalagay sa baba. The undersigned has no participation. Yan, dinilay niya na, ka-coffee. In any manner and does not know how the said person acquired it. So, ang pinupunto niya, kung nakuha niya ni Maharlika, wala akong kinalaman dyan kung paano niya nakuha yung fake document. O kung totoo man yung document na yan, o kung ano man yan, wala akong kinalaman dyan. Kung ginawa ni Maharlika yan, inimbento niya, wala siyang kinalaman dyan. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS, ito yung investigation service nila eh, to the RONCR, Regional Office NCR yan, and up to his termination in November 2023. O ibig sabihin, natsugi na tong tao na to, if ever man totoong tao ito, natsugi na siya noong November 2023. He had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service, ito yung IIS. So natsugi siya noong 2023, pero bago siya matsugi, na-reassign siya sa RONCR. At wala siyang access doon sa mga confidential documents na yan. So nagtataka siya, paano nakarating kay Maharlika, if ever totoo man, itong papel na to. Pero ang gusto niya sabihin dito, wala akong kinalaman dyan sa papel na yan. Si Harry Roque, pinatulan din ito, hindi mo nag-chinik. Hindi mo nag-chinik yung laman ng document na ito, naniwala agad kay Maharlika para magpakalat na naman ng fake news. Teka, tingnan niyo yung document ito. Parang bagong gawang lang. Sana kung pinasa niyo yan, may receive, may something man lang yan, may tatak man lang yan, o kung ano man yan, para ba check mo man lang na valid o kahit pa paano may natutuhanan dito sa letter na yan. Sige, tuloy natin. Concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against Maricel Soriano. Yan, pinangalanan na si Maricel Soriano. Ito daw kakopi yung celebrity na gumagamit daw ng pulburon. And politician Bongbong Marcos and others. It is common knowledge that the agency's compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant. So, alam daw ka-coffee, kumbaga common knowledge na yan, alam halos karamihan, kumbaga basic information lang yan, dyan sa PDEA, na itong nagsusulat ng letter na ito, siya daw yung nag-interview dito sa confidential informant na yan, sa CI. Take note of the word ha, confidential informant. Mamaya magiging inconsistent na naman siya dyan. Common knowledge na sa mga taga-PDEA na siya yung nag-interview dito sa CI na to on March 10, 2012. Tinignan ko yung March 10 eh. Mukhang Sabado o Linggo, basta weekend ka-coffee itong March 10. Usually, di ba ang PDEA, sarado yan pag weekend. May bukas man yan, skeleton workforce lang yan, yung may mga operations lang. Pero ano yan, pumunta doon yung, confidential informant ng weekend para magbigay ng salaysay. Possibly naman, nangyayari din naman yan, pero hindi common na weekend pupunta. Kasi alam nila, sarado yan, ang meron lang nandiyadyaan yung may mga operasyon. Weekend, pumunta, March 10, 2012. At the IIS office in front of some IIS personnel who were present at that time. And the said interview was reduced to a sworn statement. Ito na, complicated na itong statement niya to. Sabi niya, confidential informant. Kapag confidential informant yan, ang interview niyan, one-on-one. Diba? Kasi confidential na eh. Ayaw din ang informant na marinig yung sinasabi niya ng ibang tao bukod doon sa pinagkatiwalaan niya na agent. Pero sabi niya dito, sa harap po ng IIS personnel, hindi lang isa to ha, sa harap ng IIS personnel who were present at that time. Ibig sabihin, ginawa yung interview sa lokasyon na yan kasama yung ibang IIS personnel. Inconsistent na agad. Kaya ka confidential informant eh. Interviewin mo yan sa separate na location. Pwede kung may safe house kayo o sa ibang restaurant o kung saan man yan na hindi maririnig na safe yung informant mo. E paano kung may kalaban doon na agent, no? Narinig, chinucho agad doon, nagpunta dito si Juan na sinusumbong si Maricel Soriano o sinusumbong si BBM, etc. Maling-mali na kagad. Kung matinong agent ka, hindi mo gagawin yan, pinahamak mo yung confidential informant mo. Gagawin mo yung interview mo sa harap ng mga iba pang personnel. Maling-mali, nagpapanggap lang itong nagsulat nito eh. Hindi agent ang nagsulat nito, nagpapanggap lang. The following day, sige. Sinungaling talaga. Nagpapanggap, impostor. The following day,
Upon taking the witness disposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate. Yan, tingnan natin ha. Kinabukasan agad, let's assume, nagpunta yan ng umaga o nagpunta yan ng tanghali. Agad-agad ha, naisip niya na kagad eh. Kasi one day lang eh, March 11 agad eh. Nag-prepare agad eh, naisip niya na kagad. Sige, gawin na agad natin yan. Wow, you the sense of urgency ha. Dapat awardan itong agent to. The following day, weekend to ha, weekend. Upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate for possible casing and surveillance. Again, ang gagawin nila dito ay casing and surveillance. Wala pang operation, surveillance. Magmamasid-masid-masid ka lang, kukuha ka ng dagdag na impormasyon para mapatibay mo yung claims mo. Casing and surveillance lang ang gagawin. Walang operations na magaganap na raid o kung ano man yan. Casing and surveillance lang. Operations ang tawag mo yan. That's it, Kakofi. Walang raid na magaganap, walang paghuli na magaganap, kundi casing and surveillance lang. A process under the PDEA manual of operations before the conduct of any anti-drug operations. Tingnan mo, halatang halata dito. Kunyari kasi, kailangan nilang palabasin na yung nagsusulat nito may alam sa operations ng PDEA. Kaya may mention-mention pa dito na a process under PDEA manual of operations, etc., etc. ROI, SOP, Kakofi. Yung procedure talaga nila. Don't need to mention that, Kakofi, kung agent ka talaga, di ba? Eh, nagkukunyari lang yan. Para kunyari, pag nabasa ng tao, ah, yan talaga yung ano eh, yan talaga yung process. Oh, alam niya yung process eh, isipin ng mga eng-eng naman. Buti na mo, alam niya nga yung process na may PDEA manual of operations. Kahit hindi ka agent, alam mo, obvious na obvious yan. PNP, AFP, lahat yan, may manual of operations yan. Paano yung mga SOP nila. So, itong nagpapanggap na agent na to, yan, nagbigay ng kaunti para may mga mabunod. Oh, alam niya yung ano eh, yung workflow dyan, nako. Anyway, sige, tuloy tayo. Unfortunately, next, ito na siya, kumakambyo na. Unfortunately, the then Deputy Director General for Operations, ba't di mo pinangalanan, di ba? The then Director General for Operations, do mabilis naman mahanap yan kung sino yung DG that time, no? DG for Operations. Deputy Director General, DDG for Operations, halted. Oh, pinigilan daw po that supposed planned anti-drug operation for unknown reason. Oh, biruin mo, tinan mo. Very inconsistent ito. Halted the supposed planned, planado ka, Kofi. Hindi ka makakapagplano ng ilang oras lang sa ganitong operasyon. Tinan mo, balik tayo sa timeline. March 10, lumapit itong confidential informant, no, nagsabi. March 11, gumawa na agad siya. Ang bilis eh, di ba? Gumawa na agad siya nitong pre-ops and authority to operate. Eh, paano i-check yan? Paano i-verify yan ng mga bosses? Wala pang pirma. Paano yan? And then, sasabihin mo, planned na agad yung anti-drug operation mo for unknown reasons. Pinigilan daw. Planned? Ilang oras lang? Planned na agad? Paano naging planned yan? Sapit agad yan kung gawin mong operation yan. Hindi mo iniisip. Nagpapanggap itong agent na ito. Hindi yan planned. Ilang oras lang, hindi yan planned. And again, maraming approval ang dadaanan yan. Knowing the fact na weekend yan. Usually, pag weekend, sa mga ganitong agencies, naka-break, walang pasok. Maliban nila kung naka-red alert ang mga bosses, Kofi. Agents pwede, nagjajaan yan. Pero yung mga boss niyan, mga signatories niyan, wala yan usually pag weekend, base sa ating experience. And then, planned. Mag-isa ka lang nagplano, ikaw lang, imposible ka, Kofi. Ang coordination yan, mahirap-hirap, mahaba-habang proseso. Tapos planned, anti-drug operation na agad yan, surveillance and casing pa lang, napaka-inconsistent ng letter na yan. Following the guidelines on document security, all the acquired classified documents were secretly placed in a folder with a blue cover sheet confidential. Yan, basic fact na naman yan. So, may nag-chuchu na naman sa kanya, o ganito, pag mga confidential documents dito, nilalagay yan sa ganitong folder, tapos may nakalagay dyan confidential. Huh, i-basic yan sa mga pelikula, napapanood mo yan, di ba? Basic yan, at saka kahit may nag-inform na sa kanya, o ganito, lagay mo dyan sa letter, lagay mo na confidential. Ano yung kakaiba dun? Containing pictures of some personalities. Malamang, basic din yan, while using suspected illegal drugs inside the suspected high-end condo. Suspected pala yung high-end condo. Hindi na magano sumulat dito ka, Kofi. While using suspected illegal drugs inside the suspected high-end condo. Ang pare, suspected. Pati yung high-end condo, suspected din.
And the sworn statements, ang dami ha, given by the CI, including the memo dated March 10, 2012, addressed to the D, to the director siguro yan, of IIS. Yan, nag-coding pa. Hindi din isang papel, oh. Kagagawa lang itong papel yan. Page 1, ka-coffee. Sige, let's proceed dito sa page 2. Ako, itong mga talaga, Gustong sirain talaga ang imahe ni PBBM kasi gustong ma-impeach si PBBM. Trial by publicity. Betrayal of public trust. Yan yung gusto nilang mangyari dyan. Sige, good luck sa inyo sa mga kanukuhan nyo. Si Harry Roque naman, patola naman. Sige, patol siya ng patol dito sa kung ano mga pinapakalat dito ni Maharlika. Sige, share natin. Page 2. Yan, malapit na. Kaunting hawak na lang, kaunting cambio na lang. Yan, nasa page 2 na tayo. Ayan. Ito na. Kape mo na. Ito pa yung ibang documents daw, together with the pre-ops and authority to operate, inconsistency na naman. Sa unang page, nakakapitalize, kasi yung document na yun, yung tawag mo sa document, pre-ops, kanina walang dash, ngayon may dash, authority to operate, kanina nakakapitalize, ngayon hindi na naman nakapakapitalize. Inconsistent, sino nagsulat nito? Sarap pina-edit nyo man lang sa grammarian para matama yung consistency at capitalization nyo. Anyway, we're securely stored and kept at the IIS office. Paulit-ulit, sinabi mo na yan sa first time mo. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, the highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. Exactly. Actually, di mo na kailangan sabihin yan eh. Basic knowledge na yan. Siyempre, pag may nakakuha niyan, kakalat, gagamitin sa kung ano-ano, basic. Please, ito na, dito ka magtataka talaga sa taong ito, kung sino man yung tao na yan. Please, spare me from this mess. Hindi ganyan magsulat ang agents. Una, wala na siya, hindi na siya connected sa PIDEA dahil 2013 pa lang natsugi na siya. Sabi niya, natanggal na siya. Please, spare me from this mess. Kung hindi ka na connected sa PIDEA, bakit magmamakaawa ka na i-absuelto ka sa nangyayaring blunder na ito? Diba? Napakamalaking question yan. Hindi ka na PIDEA agent, hindi ka na connected sa PIDEA, pero nagmamakaawa ka sa Director General ng PIDEA na huwag kang parusahan o i-absuelto ka dito sa mess na ito. Pwede ba yun? Wala ka na nga dapat paki dahil hindi ka na connected dyan. Tapos magmamakaawa ka na huwag kang idamay, huwag kang ma-involve dito sa mess. Anyway, sige. During the late President Aquino's administration, I suffered greatly from this agency's former crook chief. Nagpaawa pa. If warranted, ito, nakulako naman mo. If warranted, I am more than willing to submit myself to any, yan, to any formal inquiry your office conducts. Wow! Willing siya ka-coffee, magpa-imbestiga. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Thank you and God bless. Dinamay pa ang Diyos. Ito na, ka-coffee. Sincerely, tingnan mo yung may naka-blur dyan. Ibig sabihin, ilalagay mo dyan yung pangalan mo. Diba? Sa pangalan mo, yan. Ilalagay mo yung pangalan mo dyan, tapos sa baba, ilalagay mo dyan yung designation mo. O kung former agent ka, former intelligence officer, and yung pipirmahan mo yan. Tingnan mo yung document na yan. Halatang walang pirma. Dahil kung may pirma yan, yung tatakpan nila, mas malaking space. Itong space na yan, napipirmahan, matatakpan din yan. Diba? Common sense yan. Ayan, ibig sabihin yung pirma niya, sobrang liit ng pirma niya. Kasi tinan mo, itong space na yan, itong may nakatakip na space na yan, lagay mo yung pangalan mo dyan, at saka yung former designation mo dyan eh. Tapos may pirma ka pa. Diba yung unang document, may lumihis na ganyang line. Diba? Sa unang document, may lumihis na ganyan sa may baba. Hindi ko lang maipakita eh. May ganyan na lumihis. Pero bakit dito walang ganyan na lumihis? Walang pirma itong document na to. Valid to? Definitely hindi to valid. Gawa-gawa lang itong letter na ito. Hindi mismo ang agent o kung sino man yung nagsulat niyan. Grupo lang ni Maharlika ang nagpakalat niyan. Nagigets niyo yung point ko? Walang pirma. O tingnan mo kung may pirma yan, mas malaki yung area na may shade o may cover kasi tinatakpan nila yung pirma na yan. And isa pa, ang pinapanawagan ng grupo ni Digong, ni Kibuloy, di ba yung hearing dyan sa Senado, sabi nila, huwag ka magtago. Sabi sa mga witness ni Rizal Tiveros, huwag kayong magtago, ipakita niyo yung mga mukha niyo. Yan ang sinasabi, di ba? E ngayon, sabihin niyo sa sarili niyo yan. Kung wala kang, kung nagsasabi ka ng totoo, ipakita mo yung sarili mo. Ipakita nila yung tao. Interviewin ni Maharlika yung tao na yan para ma-verify yan kung totoo.
Di ba? Double standard. Ano ba naman kayo? Hindi kayo nag-iisip dyan. Ewan. Ewan ko kung sino ang advisor nito, mga eng-eng. Ito. Ito, nakakapagtaka. Nakakapagtaka talaga to. CC. Okay. Eh, hindi talaga abogado gumawa niyan. CC. Hindi ba lang tinabulate yan. Tab. Office of the President. I-CC mo ang Office of the President. Yung inireklamo mo, Presidente. So, ikaw nireklamo mo, Presidente mo. Magsusumbong ka sa Presidente. Di ba? Common sense. Bakit doon ka bakit bibigyan mo ng kapya niyan? Yan ang nireklamo mo. Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs. Sige, kasi gusto nila investigasyon. House Committee on Public Order and Illegal Drugs ng House of Representatives. Sige, yan yung mga pagbibigyan mo. O, tignan mo yung document na yan. Napakalinis ka, coffee. Kagagawa lang. Fresh from the printer, ka coffee. Itong document na yan. Wala man lang receipt ba, kung ano man yan. Saan din na itong document na yan, etc., etc., etc. Sobrang fake ng document na yan. Hindi ko alam bakit may mga nabubudol dyan sa pinaggagawa nila dyan. Oh. Ano sa tingin ninyo, Kakofi? Sige, share ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa ng iba natin, mga Kakofi. Huwag kayong maniniwala sa mga pinapakalat na fake news ni Maharlika. Eh, dapat balikan siya dyan ni Maricel Soriano. Dadadamay si Maricel Soriano dito. Ay, nako. Anyway, sige. Ayan muna. I-share ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga Kakofi. Samantala, kung nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow, ayan, click lang po ng like or follow. Nakikiusap ako sa inyo, Kakofi, i-share nyo yung video na ito, hindi para sa views, no? Para mas marami ang maliwanagan na fake itong document na ito. Tulungan nyo ako, Kakofi, ipakalat itong informasyon na ito, na halatang-halatang fake na ito. Marami kasing nabubulag, eh. Kailangan ma-inform sila kung bakit hindi nila dapat paniwalaan itong gawa-gawang letter na ito. Kasi trial by publicity ang gusto nila dyan. Gawin, sirain si PBBM. I-share nyo ako itong video na ito. Kung nasa YouTube kayo, ganoon din. Pasuyo na lang, palike po ng video na yan. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, click lang po ng subscribe. Alright, sige. Ako yung magpapaalam na, Kakofi. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayon. Ingat po kayo, ha. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Agkapit tayo.